Okay kapatid, so simulan natin sa pag-install ng transmission. Yan. So yung transmission nito, isa-isa, yung sa may clutch housing, eh hindi basta-basta natatanggal kapatid unless na sikwatin mo yung kanyang spring. And then dito sa kabila, isang gear lang yung natatanggal with collar and washer. Yan, yung kanyang thrust washer. Then, kickstarter shafting. So ganun din kapatid sa isang transmission natin, hindi mo matatanggal hanggat hindi mo sinisikwat itong washer na ito. Ayan, yan ang mga ikakabit natin ngayon. Tsaka itong shifting fork. So, dalawang piraso ito. Okay? So, step by step na lang natin. Alright? Ganyan. So, hindi mo naman siya kasi kapatid pwedeng ikabit ng paganito dahil hindi siya babalanse. Kailangan mo siyang ikabit ng nakaayon, yung balanse. Ayan. Kailangan tuwid yung dalawang shifting natin. Okay. So, okay na yan. Sunod nyan, ay ikakabit natin muna yung shifting port. Ayan. Oops. So, yung shifting port, dito nakalagay sa part na to. May dalawa tayong shifting port. Sana isa. So, yung isang mahaba, kapatid, may isang mahaba at may isang maiksi. Yung mahaba, dito rin sa malaking transmission sa primera kung saan nakakabit yung primera. Yung primera kapatid, yun yung pinakamalaking gear. Kung saan may pinakamalaking gear, doon nakakonekta itong shifting fork na mahaba. Ayan. Kasi itong maiksi. Doon naman siya sa kabila. Kabit natin. At ito, nakaasintayan doon sa may nakikita nyo na yan na kanal. Ayan. Ipapasok mo yan dyan. O, ayan o. Okay? So, sunod. Itong isa. Ayan. So, sa kabitan naman ito, kapatid, mayroon niyang kanal din, ano. Ayan, o. Yan yung kanal niya. Ito naman yung sa kabila. Ayan. Okay? Kabit ko muna to. So, hindi mo siya pwedeng ikabit ng paganyan dahil ito, hindi natatama dito sa kanal. Kaya kailangan, nakaayon din siya doon sa kanal. Okay. Tapos na yan. Kailangan mailock na natin ng ating pin. So, medyo sumasala, pero i-align mo lang yan kapatid. Okay. Medyo matigas lang siya, pupukin natin ng konti. May mga pagkakataon kasi na malambot lang ito. Ayan. Pagkatapos, XRM lang ito kapatid ha, XRM 125. Saan yung washer? So, washer, collar. Ayan. Tapos, itong gear. Ayan. Ilalim. So, itong collar na ito, nakapasok yan dito. Ayan. Pwede natin siya una, pwede natin isabay. Ikot-ikotin nyo lang para mag-fit pa yung mga gear na hindi naka-arrange ng maganda. So, ayan. Okay na yan. Pwede na natin ilagay yung ating kickstarter shafting. Ayan. So, wala ng plastic yan. Wala ng washer. Diretso lang. So, nakatama ito dito sa crankcase natin. Ayan. Okay na yan. Bago natin ikabit itong cover na ito, kung hindi nyo tinanggal itong selector natin na ito, yung kanyang gear position switch, kung hindi kayo nagtanggal niyan, eh dapat bago nyo maikabit itong cover na ito, ay mailagay nyo kaagad itong switch natin. Yan, yung pinaka nagko-connect, yung connector natin. So kapatid, baka malito kayo, ano, kasi meron itong kaparehas na halos ganito rin yung anggulo, ganito rin yung sitwasyon, ganito rin yung forma. So ito, itong isa na to. Yan yung isa na yan kapatid, ito yung nakalagay doon sa gilid ng makina sa may papuntang magneto, sa may magneto banda. So ito naman yung aluminum, yan yung nandito sa ating shifting drum. So ilalagay ko muna. May spring din, itong kabila may spring din. So ito kasi ay push plug. O yan. Maangat-angat yan. So ito, dito naman ito kapatid nakalagay. Yan, nakatusok yan dyan. Pero mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano natin ikakabit yan. Okay? So, sa ngayon, dito lang muna tayo mag-focus sa transmission.
Kaya ko lang sinabi kapatid kasi halos pareha sila ng itsura. Ayan o, spring, tsaka meron din siyang parang pin. Ayan. Basta yung alloy, yung nandito. So, hindi mo naman ito mapapasok dyan eh, kasi masikip. Okay? Inilalagay na natin kapatid yung ating sigunyal, yung crankshaft natin. Ito. Kaya lang, medyo matigas kasi itong ikabit. Kaya mga kailangan talaga tayo ng heating. So, kailangan natin gamitan ng torch. Oh, matigas talaga. So, sa mga original, matitigas talaga to. So, initin muna natin kapatid. Bago natin initin, kailangan tanggalin nyo muna sa kabila yung oil pump. Kasi nandito sa kabila yan, nakaposisyon. So, kung hindi nyo matatanggal yan kapatid, baka masunog yung gear ng ating oil pump. Yan. Pakasimulan natin at saka initin na natin. So, habang iniinit natin kapatid yung ating crankshell, eh baka pwede mo nang pindutin yung subscribe button. At pakipindut na po yung notification bell, tapos pindutin mo yung all, and then ma-update ka na kapatid sa lahat ng mga i-upload nating tips and tutorial na siguradong kapupulutan mo ng aral. At baka pwedeng i-follow nyo rin kami kapatid sa aming Facebook page, nasa description box po at nasa comment box po ang aming link. Salamat kapatid kung inyo pong mapagbibigyan. God bless po kapatid. Yung hinigop lang. Okay. May gasket maker na. Kakabit na natin yung crankcase. So, nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng langis o hindi. Sa akin, hindi ko muna lalagyan ng langis dahil wala pa tayong oil dito. Mamaya, pag pinander natin yan, kakalat na rin ang langis dyan. Pero mas maganda sana kung mayroon tayong oil kaagad, may ilagay. Okay? Right? Okay na. Okay, ibubolt na lang natin kapatid yung crankcase natin. Tapos dito sa Kickstarter side naman, dahil ito yung ikakabit natin, Kickstarter, huwag nyo pong kakalimutan kapatid na may nakasulat na out yung isang guide natin dyan. So may dalawang collar at saka isang spring. Yung position po ng spring kapatid ay nakahook, no? Nakahook sa dalawang object. Yung isang hook ay doon sa crankcase at isang hook ay dito sa ating stopper, yung may nakasulat na out. So, iuna muna natin ikakabit yung stopper natin. Yan. Pagkatapos, yung isusunod natin spring, i-hook agad natin sa kanya, sa may nakasulat na out. And then, yung isang hook kapatid ay hihilain lang natin. Uunatin lang natin at i-hook naman natin sa crankcase. Saka natin ilalagay yung isang plastic collar. So, dahan-dahan lang kapatid sa pagpukpuk ha. Kasi baka mabasag. So far, wala pa naman ako nakitang nabasag niyan. And then, ikabit natin yung ating chain pedal shafting at saka yung kanyang selector. Ayan. So, kailangan yung spring ay nakapasok dun sa stud. Then, yung ating chain pedal shaft. Ayan. Medyo pupukpukin lang natin dahil medyo matigas lang ito ng konti. Pero alalay lang kapatid ha, sa lahat ng pinupukpuk natin at alalay lang. So, ikabit natin kaagad yung strainer dahil minsan, kadalasan, ito yung nakakalimutan. Tapos, i-arrange na natin yung ating clutch housing, clutch lining, clutch hub, at saka clutch boost. O yan, alternate yung ating clutch lining. Then, yung tinuturo ko kanina kapatid, may mga tuldok yan, may mga guide yan na dapat ay naka-align siya sa mga tuldok. Dahil kung hindi, medyo basyo yan. Okay, kabit na yung spring. Tapos, i-bolt na natin. Ayan. So, hindi pa yan kapatid, mahigpit ha. Maluag pa yan. Kasi, i-arrange pa natin yung ating clutch lining sa ating clutch housing. So, kailangan medyo maluag lang yan siya para maiikot-ikot mo pa. Yon. Kapag pumasok na ng ganon, pwede mo nang higpitan yung bolt. Pero alalay lang kapatid, dapat alternate yung paghigpit ninyo ng bolt dahil nababasag po yung higpit natin yan. Okay. Then, okay na yan. Pwede na natin tanggalin. At ang kasunod yan kapatid ay yung dalawang collar.
ng ating clutch housing. Yung isang mataba at saka isang mapayat. At yung pin ng ating gear para sa ating oil pump. Ayan, medyo ingatan lang natin kapatid dahil minsan nawawala yan, nami-misplace dahil sa sobrang liit ng piyesa na yan. Then ilagay natin yung gear para sa ating oil pump. Bago natin ikabit yung oil pump kapatid, dapat merong collar. Dalawang collar po niyan, yung isa hindi na nakita sa video pero nandoon sa gawing nakatago sa likod ng crankshaft. Yan, yung sa may dulo ng daliri ko. Okay, 10 mm po yung ulo ng bolt natin dyan, ng nut, ng bolt ha, yung ulo ng bolt. Ayan, dito sa primary clutch kapatid, so mayroon ditong variable gear na dapat ina-arrange natin ng isa hanggang dalawang ngipin. So mamaya ipapakita ko, pero bago yan, itong clutch housing muna, spacer, at saka yung clutch assembly. So ayan kapatid, dapat iniikot mo muna yung gear bago mo i-engage sa gear ng clutch housing. Ayan, at sabay mo yan silang ikakabit. So minsan medyo nakakainis magkabit nito dahil minsan hindi tumatama, sumasala yung kanyang shafting doon sa clutch hub. Kaya medyo natatagalan. Pero tuloy-tuloy mo lang kapatid, papasok din yan. Okay, yung clutch shoe ng ating primary. Tapos, crown washer. Pagkatapos, flat washer na may nakasulat na outside. Tapos, yung castle nut na malaki. So, dalawa lang naman kapatid yung castle nut dito. Ayan. So, makapal na washer. Mas maapal po siya kaysa sa magneto. Sa washer na magneto. Tsaka yung nut ng clutch housing na castle nut na mas maliit. So, mas maliit po yung sa clutch housing at malaki yung nut ng primary clutch. Yan. So, pagkatapos yan kapatid, ay itutupi po natin yung crown washer. So, hindi ko lang naipakita dyan kapatid na naitupi natin, no? Dapat maipasok mo siya doon sa nut, sa mga crown ng nut, sa mga hukay ng nut. Hindi ko na naipakita sa video. Then, nailagay natin yung bearing ng ating clutch release. Tapos, yung cover ng ating primary clutch. Yan. So, may tatlong tornilyo po yan na 8 yung ulo. So, 5mm yung thread. Okay, so ikakabit na natin kapatid yung stopper ng bell. Ayan. So, may guide naman yan. Hindi kayo malilito dyan dahil may isa, may guhit. Yan, ipopokus ko lang. Yan yung guhit na yan. At saka dito naman sa stopper natin, mayroon tayong tuldok na makikita. Ipagtatapat mo lang yan kapatid at wala, swabing-swabi na yan. Yan. Okay. Ayan na. Okay na yan. Basta na ipasok mo siya kapatid na naka-guide, eh wala nang problema yan. Then lalagyan na natin yung ating clutch release. So sa clutch release kapatid, meron tayong tatlong pyesa. So yun, naka-hook. Tapos ilalagay natin sa clutch housing. Then yung spring. Yan, huwag natin kakalimutan. Minsan mahirap itong ikabit kapatid dahil nalalaglag itong may tatlong bulitas na ito. Pero ang kailangan lang natin para hindi malaglag ay dapat nakatihaya siya, or kung natagilid naman kapatid, eh dapat lagyan mo ng grasa. So okay lang naman itong lagyan ng grasa. Yan. Pagkatapos, huwag po natin kalimutan itong pin na dinadaanan ng oil. So napakalaki pa kapatid ng trabaho nito. No? Ito po yung nagpapataas ng pressure ng pagsirit ng langis natin. And after that kapatid, kapag okay na yan, ikakabit na natin yung cover, then ibubolt na natin. So make sure lang kapatid na may gasket. At pagkatapos niyan ay ilalagay na natin yung ating cam chain. Pagkatapos yung kanina na push plug natin, dapat may align natin sa tamang position. Ayan, nakapatusok siya kapatid, yung spring ang nasa labas. Pagkatapos yung kanyang cover. So, ang trabaho naman ng cover na ito kapatid ay dalawa, isang guide para sa ating cam chain at isang cover para sa ating push plug.
So after nyan, pili natin ikabit yung ating upper roller bar. Yan, may guide din siya, may cover din at may bolt. Tapos yung Bendix drive cylindrical bearing, hindi po yan stick bearing, cylindrical bearing po yung tawag sa ganyan. Okay, yung guide kapatid ng konya, ng magneto, ayan, dapat nakagiya lang rin talaga sa kunya, sa key. Ayan, tapos washer, lalagay natin yung nut, then hihigitan natin kapatid ng mahigpit kasi pag maluwag yan, mapuputol yung konya. Then, starter gear, tapos ilalagay natin yung pin, at ilalagay natin yung collar para sa spacer ng cover. Ayan. Tapos ilalagay na natin kapatid yung ating cover. Okay. Atornilyo na. Okay kapatid, so yung pagkabit natin ng cylinder block at cylinder head, siguro gagawin lang natin part 2 dahil sobrang haba na ng video natin. So bago tayo matapos kapatid, nagpapasalamat pala ako sa MG Type Parts Family, kay Melvin Webe, kay Maki Sticker at kay Dave na tumulong sa atin kahapon sa pagbibili ng pyesa. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.